Good morning, friends. So, kagabi pala, grabe kasi umuwi pa ako ng ano, ng Tres Terraces Condo Lagro, Fairview, Manila, Philippines. And meron akong kinukuwang documents doon that I needed to go to Cotabato City, Mindanao, like that. If the checkpoint want to get those documents, because it's hard to go in the Mindanao without any documents that you already live in those place in Cotabato City. And then I go to my condo, and then when I find those files that I needed to fly to Mindanao, I did not see those files or documents. That's why I need to cancel my flight, or I need to do something to get those documents before I travel to go back to Cotabato City, Mindanao. So that's what happened right now, and it's so sad for me to do that, but I really miss my two son, Hero and Gabby. I really miss them, but sometimes I need to find myself. Kailangan ko muna napin yung sarili ko bago yung ibang tao, ganyan. And then, namagangmat ako, umiyak talaga ako. And about the separation between me and my husband, he's already prepared of what we done or what happened to our relationship. I tell him na maghiwalay na talaga tayo, and he said that okay, it's okay, you go out and do what you want. I did not disagree on what your decision in your life. So yun lang, nakakalungkot lang, diba? Kasi pero hindi pa ako makakaalis kasi kailangan ko hanapin yung documents na yon, and hindi rin ako makalabas talaga agad sa Mindanao nang wala yung mga katibayan na yon na nagpapatunay na nandun talaga ako sa lugar na yon before I go and stay and move on to Caloocan. So ayun lang, gusto ko lang i-share, friends. And grabe, kamuntikan na kaming bumaliktad yung sinasakyan naming bus dito sa Pasay, and then pumasok yung glass sa loob, and then ang nakakatakot pala yung automatic na ano, yung petex na ano, na bus dito na commuter, kapag nag-ano pala, kapag nabagsakan pala yan, hindi siya nagbubukas or nag-aano siya, yung parang nag-automatic siya na nagsasara, and din hindi siya nagbubukas. So nung time na nahata kami, dahil na ganun kami nahata kami, tapos parang sumabog yung salamin sa loob, nagkapira-piraso na ganun kami lahat. Imaginin mo yung pagpumasok yun sa mata mo, yung maliliit na glass na yun, as in tumilapon talaga siya doon. Ang tendency, ang mga tao nagpanic, gustong buksan naman yung main door, yung pintuan ng bus. Nag-automatic, hindi agad mabuksan, kaya parang na-stump kami or na-trap kami doon sa pintuan ng bus na yon. Nakakatakot talaga. Pero nakalabas naman kami, yun nga lang, inabutan pa siya ng minutes. So nakakatakot nung, if ever, hindi tayo nag-imagine na mga negative, ganyan-ganyan. Paano kung may mangyari, tas nag-automatic lock yung door, hindi talaga makakalabas yung mga tao. As in, nagsabi pa kami na pagbuksan nyo kami, tapos parang nag-i-stump na kami doon. And panoorin niyo yun sa ano, sa dito sa in-upload ko sa YouTube, kung gaano nabasag yung salamin na yun. Makapal yung salamin, na nakayang basagin talaga yung salamin, ganun katindi. Grabe, sabi ko, oh my god, talaga nanganganib talaga ang buhay ko. Sabi ko, ano ba yan, may kukunin pa ako sa bahay kasi nakalimutan ko. And masabayan pa itong binangga kami, gumanon talaga, bumigay yung bus talaga, gumanon siya, tumagilid siya, napakano, bish!
gumanon talaga na parang may nabasag sa loob. And buti na lang medyo malayo ako doon sa window, pero may mga particles talaga na nag-ganun talaga. And yung iba na dito na mga tao, gumanon sila. And then siguro may mga nalagyan na ang mga mata nun ng mga glass. So how do you expect now kung may mga glass dyan sa mata pag ganun mo ganyan-ganyan na. So ayun, hindi natin alam ang diskrasya, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. So ingat tayong lahat, take care always friends, because there's no safe place to all targeted individual out there. So ayun lang.